Magandang hapon sa inyo mga Repo Pips. Isa naman makulimlim na araw ngayon. Welcome ulit sa aking channel. I'm Jerry, also known as Bike Bike Pinas. Mag-unpack lang tayo. Unpack with unbox. Kasi naka-plastic siya, pero may box pa siya sa loob. Bali, dalawa. Unpack, saka unbox. At kung magustuhan mo ang aking video, kung sakaling napadaan ka, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para sa susunod natin gagawin video ay makasama kita. Binabati ko nga pala lahat ng mga vloggers na magkakilala doon sa isang FB page mula kay MTB Playground, BCMTB, Sep Ciclista, Pidal Kahuan, Rizal Crew Vlogger. Napakarami ninyo. Mabuhay kayo. And then, ingat-ingat lagi sa mga pinupuntahan ninyo upang mag-shoot ng mga rides ninyo. Ingat! Ngayon, simulan na natin na tingnan yung laman ng plastic na to para tingnan na, matest na natin. Bali, ang laman lang naman nito is yung flashlight na pang bike. Umorder lang ako. Pero ito lang muna. Dapat may kasama kasi ito. Pero ito lang muna yung binili ko dahil niya. Medyo kapos-kapos din. Kaya testing lang natin to kung sulit ba yung halagang 345 para sa ganitong ilaw. Kasi ang mga binibili ko lang naman talagang mga ilaw, yung mga mumurahin lang na maliwanag din at mapapakinabangan din naman talaga. So, simulan na natin na buksan. Unpack. Oh, wala na yung lagayan. Ngayon, yung ano na lang. Yung box naman. Siguro sa inyo, baka meron nang nakabili na ito. Dahil nga mura lang naman eh. LED Cree siya na ilaw. Pang harapan, pang handlebar. Ayan. Ganito yung lagayan nyo. Ayan. Bicycle light. Bali, tatlong item lang. Ay, dalawang item lang yung ang laman doon sa isang box. Ito siya. Yan lang. Ganyan ang itsura niya. Ayan. Tapos, ito. Yung rubber panlock, yung pang-ipit mismo sa handlebar. Dalawa siya, isang mahaba at isang maikli. Ayan. Bali, okay. Medyo magaan. Magaan, maliit, and then bali ito, ano to, 3 modes to. High beam, medium beam, and low beam. Wala siyang strobe. Ayan. Dalawa yung LED Cree niya. Yung LED Cree niya, dalawang piraso lang. Pero meron akong nakikita nito, 6 na piraso. Ayan. Yun, super lakas yun. Pero ito, dalawa lang yung in-order ko. Kasi, hindi mo naman siguro. Pero mas maganda talaga na sobrang lakas. Pagdating sa kalsada, huwag mo lang itututok mismo sa harapan ng mga sasakyan kasi nakakasilaw. Ayan. Yung body niya, made of aluminum. Aluminum yung pinaka body niya, housing. Tapos, pagdating dito, yan, hard plastic na may rubber. Tapos, ito yung pinaka cable power. Kung ida, kasi pwede itong isaksak sa power bank. Dahil nga, yung sinabi ko kanina na ang kasama talaga nito meron siyang battery pack, pero yung battery pack hindi ko muna binili dahil nga medyo yun ang medyo mataas ng konti, kasi pag bumili ka ng battery pack hindi pa kasama doon yung battery na 18650, kasi yun ang ginagamit na battery para malakas, lithium siya. Apat na piraso noon, tapos yung pinaka battery housing niya yun. So, daglag gasos pa. So, dahil nga ito, pwede namang gamitin sa
power bank, magagamit mo naman siya. And then unang-una, waterproof ito ha. Yung housing na to waterproof, kaya hindi siya mababasa kahit gamitin mo, kahit abutan ka ng ulan sa daan habang nagbabay ka papauwi ng bahay, hindi siya mababasa, hindi siya papasukin ng ilaw. Yun ang sabi doon sa details ng manufacturer nitong ilaw. Yan. Maganda yung pagkakagawa, maliit, hindi siya masyadong malaki. Yan. Cute. Magaan. Hindi ko lang matansya kung ilang grams lang ito eh. Magaan siya. And then, para sa akin, sulit na rin yung ganito. Yung ganitong klaseng bike lights. Unang-una, LED grito, ibig sabihin malakas. Maya-maya ng konti, itetestingin na natin to. Yan. Pero kasi, meron pa akong dalawang biniling ilaw. Pero mga dati na yon, mumurahin din. Susunod ng mga video, ikukumpara ko yung lakas nito at doon sa dalawa kong murahin na ilaw na bili na sa bike. Doon sa details nitong flashlight na to, nakalagay dito bright LED 2000 lumens, tapos yung bulbs niya dalawang piraso, lifespan 50,000 hours. Ito yung hindi ko minsan naiintindihan bakit sinabing lifespan 2000 hours. Ibig sabihin pag na-reach mo na yung 2000 hours, yung buong bilya nito pundi na, hindi mo na magagana or disposable, bili ka na ulit ng bago. Tapos yun nga, yung nasabi ko kanina, 3 switch mode, high, medium, and low. Yung pinaka brightness niya. Power bank, pwede sa USB, charging time, 4 to 5 hours. Tapos yung run na run time niya, habang umiilaw siya, 2 to 3 hours. High mode yun, high mode. Tapos pagdating yun, material nito, especially alloy. Yan. So, testingin na natin ngayon yung kung gaano siya kalakas. Ngayon, ikakabit na natin siya sa handlebar. Ito, may maliit akong tubo dito. Dito muna natin siya ikakabit para matesting. Yan. Sa mga baguhan, ito, ganito lang pagkabit niyan. Yung pinaka-rubber, tawag dito, rubber lock niya. Pasok mo lang dito, and then, hilahin mo kabila. Ayan na siya. Tapos ito yung cable, laylay mo lang muna pansamantala, and then salpak na natin siya sa USB. Bali ito, umilaw na siya. Kita ba? Yan, umilaw siya. Ibig sabihin nun, nakakonect na siya dun sa battery. Titingnan na natin ngayon kung gano'n na siya kalakas yung pinaka-beam niya. Sasarado ko muna yung bintana para makita ninyo. So ito guys, testingan na natin. Yan yung high beam. Yung medium and low. Ayan. Medyo malawag yata yung power bank ko sa pagkakasalpak. Namamatay. Ayan. Lakas din. Hindi ko kayang titigan yung pinaka-ilaw niya. Ayan. Masakit sa mata. Ayan. Siguro maganda to pag talagang nasa kalsado na nagamit ko. Di ba nag nakakasilaw. Okay. So yung guys, yun yung pinaka-review ko doon sa ilaw na nabili kong LED Cree. Satisfied naman ako kahit na dalawa yung bulb niya, bumbili niya, medyo maliwanag naman talaga. Kulang na lang na gagamitin ko na siya sa kalsada. Kung sakali mag-night ride. Ngayon hindi ko rin, hindi ko siya masyadong magagamit sa night ride. Mahirap na. Batian na lang sa kalsada, ingat kayo lagi, ride safely mga paps.